Ang pag-usapan natin pala ngayon ay about sa friendship. So, i-share ko lang sa inyo yung experience ko. So guys, pag isa kang OFW, ang hirap talaga kasi lalo na pag wala kang family sa bansang pinagtatrabahoan mo, yung ikaw lang talaga, sobrang hirap talaga guys kasi lalamunin ka ng homesick, tapos lalo na pag nagkasakit ka, walang ibang tumutulong sa'yo, kundi yung sarili mo lang. Para sa akin guys, kung sincere yung pakikipagkaibigan mo sa mga tao, ilalove ka din nila pabalik. Magki-care din sila pabalik. Pag pinapakita mo sa kanila na nag-care ka sa kanila, love mo sila. Pag magkaroon kayo ng kaibigan na sa panahon ng pangangailangan ay nandoon sila, talagang kailangan ikikip nyo yun. Ikikip nyo sila. Huwag nyong sirain yung tiwala nila sa inyo. Magiging faithful kayo bilang isang kaibigan. Sobrang lucky ko naman kasi nagkaroon ako ng mga kaibigan na sa tuwing kailangan mo ng tulong, nandyan sila. Lalong-lalo na si Marvin. Si Marvin, matagal kaming magkaibigan. Binata pa lang siya. Naging magkaibigan na kami hanggang sa nagkaasawa siya. Hanggang sa nagkaasawa siya, tapos nagkaroon siya ng anak. Tapos kinuha niya ako ng ninang. Tapos hanggang sa dalawa na yung anak niya ngayon. Ganun kahaba yung pagkakaibigan namin. Tin-treasure ko yung friendship namin. Para sa akin, siya yung bunsong kapatid ko. Dahil kami, ako, dalawa lang kami magkapatid. So, para sa akin, tinitingnan ko siya as my brother, younger brother. Tapos siya naman sa akin, ate. So, lahat ng problema, nagdadamayan kami, nagsishare kami ng mga problema. Ayun, tapos yun nga hanggang sa... Amen. Antok-antok ang rugi. Naantok ang rugi. Anton, ayun. Naantok yung pugi. I'm gonna miss you, baby. It's a prank. It's a prank. Okay? Alam, paglabas ng anak mo, maganda din na. Ate. Ate. Ate Jam. Ate Jam. Marvin ang mga bata. Sobrang sakit yung time na yon, pero naintindihan ko kasi kailangan gawin niya yon. Yung family niya pupunta sa Australia, so masakit, naiintindihan ko at masaya ako na makita na may magandang bukas yung mga bata. Tapos guys, kung nakikita niyo yung mga kasama ko sa vlog, yung mga lagi kong kasama sa grupo naman namin, may grupo kami dito sa Palau na mga Pilipino. Medyo marami kami, pero nasubok na din yon na nagtutulungan kami pag may mga nagkasakit, tinutulungan namin, like nagbibigay kami ng pagkain, dinadala namin sa ospital. Para pinaramdam namin, hindi lang kami kasama sa kasiyahan. Nakikita nyo sa mga video ko, masaya kami. Hindi lang doon kami nagsama-sama. Pag may problema yung isa, nagdadamayan kami, nagtutulungan kami. Tapos good vibes lang lagi kami, walang away, ganun. Basta masaya lang. Hindi naman kailangan na marami kang kaibigan, guys. Meron naman akong
sobrang close ko, yun nga, maikwento ko sa inyo, yung sobrang close ko sila, si Josie, tapos si LV, yan, si Marvin, sila yung medyo matagal kong kaibigan, pero yung pinakamatagal kong kaibigan, si Josie. Lahat na ng napagdaanan ko, alam niya, yun, masarap sa pakiramdam pag magkaroon ka ng tunay na kaibigan na handang damayan ka. Yun nga, naikwento ko sa inyo dati, yung namatay yung tatay ko, si Elvin, nandyan, nakasuporta sa akin. Kasi that time, kailangan ko ng emotional, kailangan ko ng karamay nung time na yon. So, ayun, nabawasan naman yung pain ko sa mga pinagdadaanan ko. So, sobrang thankful ako kasi binigyan ako ni Lord ng mga mababait na tao, napapaligiran ako ng mabubuting kaibigan, mabubuting tao. Basta lang, ipakita mo din sa kanila na sincere ka sa pakikipagkaibigan sa kanila, kasi maramdaman naman yun ng tao eh. Kahit gaano kasama ng tao, pa rin namang soft spot na nakatago dyan sa puso. Kaya kung pakitaan mo yung isang tao ng mabuti, at iparamdam mo sa kanya na sincere ka, mas lang gagawin sa'yo, kundi kabutihan lang din. Kaya yun guys, yung masasabi ko lang, magiging sincere ka sa mga taong nakasalamuha mo, makisama ka, yun ang pinaka-importante. At iti-treasure mo yung moments na magkasama kayo, na magkakaibigan, basta walang pera na involved. Doon kasi, ang iba kasi doon nagsisimula yung away sa pera, ganyan. Kaya yan ang dapat iwas. Anong relationship pag may pera na involved, talagang masisira. Yung take away ko sa pakikipagkaibigan, kailangan maging sincere ka, maging honest ka, at makisama ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Magpakatotoo ka sa kanila, at ilove mo yung mga kaibigan na ramdam mo na nagtitiwala sa iyo. Hindi naman kailangan na marami kang kaibigan. Ang importante, kahit konti lang yung kaibigan mo, may quality naman. Panahon ng kailangan mo, nandyan sila lagi, na handang makinig sa iyo, walamayan ka sa lahat ng iyong problema, na hindi kailangan ng pera, basta ma-feel mo lang na nandyan ka, nandyan sila sa para sa'yo.